Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, sa gabi na ito mga kapatid, ating pag-uusapan ang ilan sa mga espesyal na katangian ng mga kababaihan. At ang tinutukoy rito kung bakit natin pag-aaralan sa gabing ito ang mga katangian ng babaihan, ng mga kababaihan, upang malaman natin kung paano natin sila pakikipunguhan batay sa kanilang mga kaugalian o sa panahon na mayroon sila. Baga, ang pakikitungo kasi sa babae mga kapatid, hindi lamang sa ano eh, sa isang paraan. Ano po? Batay sa kanilang ugali. No, pakitungan natin ang mga kababaihan kung ano ang sitwasyon o ugali na mayroon sila. At napakahalaga malaman ito ng bawat kalakihan ng bawat tao, sapagkat ito ay nasa batas ng ating pananampalatayang Islam. At kabilang sa mga espesyal o sa mga katangian ng babae, ito yung tinatawag na nuksanul quwa al-aqliya. Ito yung una. Ang ibig sabihin dito, yung kakulangan ng wastong pag-iisip. Sapagkat ang babae, minsan pabago-bago siya ng iniisip. Kumbaga wala sa kanya yung pagbigay ng karar o yung karar na tinatawag, ito yung halimbawa yung meron kang kagustuhan, meron kang pasya na hindi mo nababaguhin. Ano po? Sapagkat ang babae, meron siya gusto ngayon, mamaya-maya wala na, magbabago na yung isipan niya. Kaya ang babae, nuksanul quwa al-aqliya, yung pagkakulang sa malakas na pag-iisip. Bagamat ang mga kababaihan, maraming matatalinong babae, hindi lingid sa ating kaalaman. Maraming doktora, maraming mga attorney. Ngunit hindi tulad kung paano mag-isip ang isang lalaki. Pakinggan natin ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa bagay na ito. Ang sabi niya, "Wastashhidu shahidaini mir rijalikum." Sumaksi ka kay ng dalawa. Kumuha kayo ng dalawang saksi mula sa inyong mga kalakihan. So ang saksi, dalawang saksi mga kapatid, no? Mayroon dalawang saksi na lalaki. At yung lalaki na ito ay parehas Muslim, makatarungan, may takot kay Allah, nasa wastong pag-iisip. Fa'illam yakuna rajulain, farajulun, wamra'atan. Kapag hindi kayo makita ng dalawang lalaki na saksi, ang sabi ni Allah, dalawang lalaki na saksi, kumuha kayo ng isang lalaki at dalawang babae. Dalawang babae. So, ibig sabihin, sa talata na ito, matutunghayan po natin o maintindihan natin sa talata na ito, na pagdating sa pagsaksi, is mas mabigat ang magbigay ng saksi ang isang lalaki kaysa sa babae. Kaya ang sabi ni Allah, isang lalaki at dalawang babae. Kung wala kayong mahanap na dalawang lalaki parehas bilang saksi, ang halimbawa nito sa pag may mangungutang tapos mayroong dalawang saksi, ano po? Ang mangyayari ay maghahanap ng isang lalaki at dalawang babae bilang saksi. Mimman tardaw namin yung syuhada na sa inyong kinaibigan bilang saksi, no, para magsaksi sa usapin na yan. Ito po yung una mga kapatid. At meron tayong pag-uusapan dito na inshallah isasummarize natin ito, yung mga espesyal na katangian na mayroong babae. Una rito, yung pagdating sa lakas ng pag-iisip, mahina ang kanilang kanilang pag-iisip mga kapatid, hindi tulad ng pag-iisip ng lalaki. Pangalawa, da'ful quwa al-jasadiyah, yung mahina ang kanilang mga pangangatawan. So sabihin natin, maraming mga babae na bodybuilder, malalakas, di ba? Pero hindi lahat. Ang tinutukoy nito mga kapatid, generally, kumbaga pangkalahatan. Ano po? Pangkalahatan. Kaya nga sinabi rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Ang mga kalakihan, ika, sila ang higit na mas nangibabaw, mas malakas kaysa sa mga kababaihan. So, ang una, balikan natin, kakulangan sa pag-iisip. Pangalawa, kahinaan ng pangangatawan. Pangatlo, al-i'waj wa adamul istiqama. Ang ibig sabihin ng al-i'waj dito mga kapatid,
yung pagiging baluktot ng mga kababaihan at hindi pagiging matuwid. Kaya ang Islam, ibinigay ang wilaya, ibig sabihin ang pagiging guardian mula sa kalakihan. Ang naggagabay sa pamilya, ano po, yung nagga-guide o yung guardian ng isang pamilya is lalaki, hindi babae. Sa Islam, kapag ang babae gusto mag-asawa, hindi tanggap ang kasalan na magaganap, liban na lamang na ito ay mayroong pahintulot ng guardian ng babae. At yung guardian ng babae is lalaki. Kung hindi ang tatay, una, pangunahin tatay. Pag namatay na yung tatay, is yung hari sa kanya yung lolo. Kung wala na yung lolo, yung kapatid. Yung kapatid niya mismo, yung tiyuhin niya, o di kaya kapag yung babae matanda na, 40 plus na yung babae, tapos meron siyang anak at gusto niya mag-asawa, ang magiging guardian niya is yung anak niya na nasa wastong gulang na lalaki. Lahat ng guardian sa panig ng babae is lalaki, hindi kapwa babae. Ano po? Kaya nga may mga kasalan na nagaganap, ang guardian is yung nanay. Ito ay hindi tanggap. Kapag hindi alam ng tatay na kinasal ang kanyang anak at yung may alam lamang is yung nanay, hindi po valid ang kanilang kasal. Tandaan natin yan. Kahit lahat pa ng Muslim saksi sa kanyang kasal at hindi alam ng tatay, walang paimpulot ng tatay, batil. Ito, ang kasal nila ay sira. Sira po ang kanilang kasal sapagkat ang wilaya, ang guardian, ano po, ang guardian ay lalaki at hindi babae. Tulad ng sinabi ko, kailangan alam ng panig ng babae at kailangan yung guardian is Muslim na makatarungan. So ito yung pangatlo, mga kapatid. Yung pangatlo, al-i'waj wa adam al-istiqama. Kaya nga ang babae, kailangan palagi ng guardian yan. Dahil minsan ang babae, laging nadadala ng kanyang emosyon at hindi siya matuwid. Ano po, kung ano yung magustuhan niya, gusto niya nang gawin. Samantalang mali naman, ano, hindi tama ang kanyang pasya o ang kanyang gagawin. At ang tinutukoy dito, mga kapatid, na pagiging hindi makatarunga yung babae, ano siya, hindi siya matuwid pagdating sa pagbibigay ng pasya, ang babae palaging nagmamadali. Bittikad al-qarar aw al-hukm inda al-ikhtilaf al-ajala. Kumbaga al-ajala bittikad al-qarar aw al-hukm inda al-ikhtilaf. Ang babae mabilis magbigay ng hukom, mabilis magbigay ng hatol kapag nagkaroon ng pagtatalo. Kaya subhanallah, kapag may mga kababaihan, kapwa babae, nagkatalo sila, nag-aaway sila. Sige, ganito tayo, ganito na. Ganito gagawin natin. Samantalang hindi sila kalmado. Laging galit ang babae, laging mabilis magbigay ng hukom. Lalo na sa usaping mag-asawa, kapag nag-aaway ang babae at lalaki, ang una na nakikipag-divorce kaagad, ang laging nagsasabi na hiwalay na tayo. Ang karamihan, no? Tinutukoy dito, mga kapatid, sa yung ating pinag-uusapan dito, yung pangkalahatan. Ibig sabihin, karamihan sa mga babae. Bagamat may mga babae na kalmado, mahinhin, pero ang karamihan sa mga babae, ganito magbigay ng pasya. Mabilis. Napakababilis nila. Pangalawa, na katangian ng babae, yung sinasabi natin na dahil sa kanila hindi pagiging aliwaj, sa kanila pagiging baluktot at hindi sila matuwid, napapalob dito, da'fuha fi bayani hujjati 'inda al-khisam. Kapag nakikipagtalo ang babae, subhanallah, ang kanilang mga katwiran laging mahina. Alam niyo 'yun? Ang kanilang katwiran masyadong mahina. Hindi sapat ang kanilang katwiran. Halimbawa nito, kapag nag-away din sila na mag-asawa, subhanallah, yung kanilang katwiran, isipin mo, babalikan lamang ni babae yung mga nakaraan ni lalaki, yung mga nakaraan o yung nakaraan nila na pagsasama. Tapos iiyak na si babae, gusto na kayo paghiwalay, tatanungin, ano meron kayo, ano meron sa'yo, ba't ka umiiyak? Sabi niya, naalala ko yung dati, tapos na, yung nakaraan taon, o yung lumipas na, o di kaya bago pa siya mag-Muslim, kasi hindi pa Muslim noong araw, o di kaya bago sila ikasal, may mga nagawa si lalaki na pagkakamali noong araw, na hindi niya naituwid, naalala ni babae, klas, eto yung katwiran niya, hiwalay na tayo, babalik-balikan ni babae. Kaya, subhanallah, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, awa may yunshi'u fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubin. Ay ghayru mubin li hujjatihi. May mga tao na nakipagtalo sila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang
katwiran o ang kanilang katibayan gayro mo bin, ibig sabihin hindi malinaw. So sa mga babae, ganito rin. Kapag na sila'y nakikipagtalo, kadalasan sa kanila, ang tinitukoy rito mga kapatid, yung nakakarami, no? Nakakarami. Hindi yung sinasabi. Kasi ang babae, sabihin natin, may babae, katwiran niya palagi, laging tama siya. Totoo yun, may mga ganun babae, laging tama. Sabihin natin, kapag ang lalaki is pasaway, ang babae, siya'y nasa tama. Ngunit ang tinitukoy ko po, babalik-balikan ko, yung nakakarami. Kasi alam ko dito, may mga tao na naghahanap sa atin ng, ano, ng butas, particular yung mga kumakalaban sa Islam, sasabihin, ganito rin yung mga babae. Hindi po, ang tinutukoy ko ay nakakaraming kababaihan. Kaya nga may nag-comment kagad dito, sino to? Si Sadia Bansil. Sabi niya, tama daw. Tama yung ating sinasabi. Alhamdulillah, ito yung ang Islam, ganito po. At kailangan sa lalaki, batay sa napag-usapan natin dito mula una hanggang pangatlo, sinabi natin dito na ang babae is mahina mag-isip, inakakarami sa kanila, at mahina ang kanilang pangatawan, at hindi sila matuwid. Ano po? Ang lalaki, dapat hindi sinasamantala ang mga kahinaan na ito. Kumbaga, si lalaki, dahil sa may kaya siya, mayaman siya, tapos yung babae, may gantong katangian, pabago-bago ng isip, mahina yung katwiran, kapag sila nag-aaway, mabilis mabuhay ng hatol, si lalaki, halas, pagkakataon ito, fursa, sasabihin ni lalaki. Pagkakataon ito para hiwalayin si babae. Sasabihin, bakit mo siya, bakit mo hiwalayin ang asawa mo? Sasabihin sa judge. Tatanungin siya ng judge, halimbawa, bakit mo hiwalayin ang asawa mo? Anong dahilan? Eh, ganito kasi siya, ganito ganyan. Subhanallah, sinamantala ang kahinaan ni babae. Na ang dapat is intindihin at unawaan si babae na sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, istawsu binisa'i khairan, maging mabuti sa mga kababaihan. Pero kapag matagal ng panahon, kumbaga patagal kayo nagsama, tapos ayaw baguhin ni babae ang kanyang sarili, laging ganyan, laging ganito, laging ganyan, wala namang problema na hiwalayin siya. Pero ang tinutukoy natin dito, kapag 2 taon, 3 taon, magsabar ka bro. Ano? Magsabar ka. Kasi ganyan talaga, normal sa mga babae, sa mga babae yung ganyang ugali na ating pinag-uusapan ngayon. Normal sa kanila yan. Kaya dapat magtiis at intindihin, unawain sila ng mga babae. Tayo, ang pang-apat, ano po, yung pang-apat dito, na'umatul badan was-saut. Ang mga babae, meron po silang katangian na malambot ang kanilang mga katawan, ano po, at gayon din ang kanilang tinig, mahinhin sila, normal sa mga babae yan. Kasi ang mga babae naman, wala naman malaking boses na lalaki. Ang mga babae is mahinhin sila magsalita, at ano po, hindi matigas ang kanilang boses tulad ng lalaki, gayon din ang kanilang pangatawan. Kaya ang utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kababaihan patungkol dito mga kapatid, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ito yung utos ni Allah sa mga kababaihan. Kayo'y manatili sa mga kababaihan, manatili sa inyong mga tahanan. So ang babae sa Islam, originally, at Islamically, sila po ay nanatili sa kanilang mga tahanan. Hindi sila maaaring lumabas. Sasabihin natin, ang babae magtatrabaho. Ang babae, sa bahay lamang. Ang trabaho ng babae is pangalagaan ng bahay ng kanyang asawa, proteksyonan ng kanyang sarili sa ibang mga kalakihan, bantayan ng kanilang mga anak, disiplinahin ng kanilang mga anak, magturo sa kanilang mga anak. Ito yung utos ng Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Kapag ikaw ay sumasampalataya kay Allah, susunod ka sa sinabi ni Allah, kasi ito yung batas eh. Di ba? Mag-stay sa mga bahay. Bakit mag-stay? Sapagkat ang babae kapag lumabas na ng tahanan yan, lalabas na sa kalsada, kakalat yung kasiraan sa kalupaan. Yung mga lalaki, tingin dito, tingin doon, mag-iisip na, mag-uusap na sila, chat dito, chat doon, hanggat sa magkaroon ng mga bagay na hindi kanais-nais. Ano po? Kapag mangyari yung ganyang bagay, kapag lumabas na si babae sa kanyang tahanan, na ang dapat si babae mag-stay lamang sa kanilang bahay. Subhanallah, si Fatima bin Imran, kung di ako nagkakamali, isa sa mga salaf as-salih, hindi siya nakalabas ng kanyang bahay maliban na lamang na 3 beses. 3 beses siya lumabas. Una, yawm hajjat, yung siya nag-hajj. Pangalawa,
yung siya'y nag-asawa. Pangatlo, nung siya'y namatay. Kumbaga nilabas na siya. So, yun lamang yung pagkakataon na siya nakalabas ng kanyang bahay. Yung araw nag-hajj, araw nag-asawa, syempre lumipat ang kanyang bahay, at yung araw na siya'y namatay. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang babae kailangan labas dito, labas doon. Allahu musta'an. Samantalang kung alam lamang nila ang pananatili sa bahay ay mas mabuti, may ihtisab kay Allah, mas mainam yun mga kapatid. Kahit ang pagsala sa Masjidul Haram, na ang katumbas niya ay 100,000 sala, at yung pagsala sa Masjid Dabawi at sa Masjidul Aqsa, mas mainam pa rin sa babae ang magsala sa kanyang bahay. Mas mainam pa rin sa babae ang magsala sa kanyang bahay. Ganyan kalaki ang reward ng pagsasala sa bahay. Ulitin po natin, ang pagsasala sa Masjidul Haram at pagsasala ng babae sa kanyang bahay, mas malaki ang reward ng babae na magsasala sa kanyang bahay. Kahit magsala ng tarawih, tahajjud, sabihin natin, may babae nagsala ng tahajjud sa Masjidul Haram sa Makkah. May babae nagsala ng tahajjud sa kanyang bahay. Sino mas malaki reward? Yung babae nagsala ng tahajjud sa kanyang bahay. Yun pala yung mas malaki reward. Sapagkat ito yung original na utos ni Allah, ang original na utos sa atin, as sa mga kababaihan, ang manatili sa bahay. Pangalawang sinabi ni Allah, ikarito ng ayah, wala tabarwajna tabarwajal jahiliyatil ula. At huwag kayo magsusuot ng mga kasuotan tulad ng mga naunang tao na yung mga mangmang na tao. Kumbaga, yung panahon ng kamangmangan. Paano yung tabarwaj ng mga, subhanallah, yung tabarwaj ng mga naunang araw, anong unang panahon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago dumating ang Islam, ang tabarruj sa kanila mga kapatid, nakadamit sila. Mahaba yung kanilang pananamit. Ang kasuotan nila is maluwag. Kaya lang nakikita yung buhok. Kita yung muka, kita yung leeg. Yan lamang. Yung unahan ng buhok, tapos kita yung leeg. Ito yung tabarruj sa kanila, tapos naglalagay ng palamuti sa muka. Subhanallah. Pero ngayon, yung tabarruj ngayon mas malala. Bakit? Dahil yung tabarroj kayo, napakasikip ng damit na, bakat yung hubog ng katawan. Noong araw, subhanallah, yung tabarroj kita lamang yung leeg, tapos yung ilang parte ng muka at ilang parte ng buhok. Ngayon, kita na yung buhok, nakahijab, o di kaya masikip yung damit at kita yung hubog ng katawan. Ito ipinagbabawal sa Islam. Ipinagbabawal sa Islam yung ganito mga kapatid. Utos ni Allah na huwag kayong magsusot ng ganyang kasuotan. At ang ibig sabihin ng tabarroj, ito yung kabaliktaran ng kasuotan ng Islam. Ang kasuotan ng Islam, takpan ang katawan at maluwag dapat ang pangata ang pananamit, hindi nagpapabango at walang palamuti ang muka. At kabilang napapanood dito sa talata na ito, ang sabi niya subhanahu wa ta'ala, Al-mara umirat bil hijab li alla tu'athir fi badaniha. Ang babae, inutusan sila mag-hijab para hindi bumakat ang kanilang ang hubog ng kanilang mga pangangatawan. Kaya hindi na mga kababaihan, mga kapatid, pinag-utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag maging malumanay magsalita kapag kausap ang mga lalaki. May mga tao, may mga kababaihan na kapag sila'y namimili, subhanallah, nakipagbiruan pa sa mga tindero, nawawal na yung hiya nila. Baka bro, pwedeng ano, patawad naman, baka pwedeng discount, nakipagbiruan. Samantalang ang hiya ng babae is mas marangal kaysa sa presyo na iyong binibili. Mahal ba yung binibili mong paninda? Ang hiya na iyong tinataglay sister is mas mahal at mas mahalaga kaysa dyan. Kaya huwag makipagbiruan. Humingi ng discount, pero huwag maging malumanay magsalita. Huwag makipagbiruan sa mga tindero. Lagi mong alalahanin na ikaw ay babaeng muslima. Bumili ka ng normal. Makipag-usap ng normal. Bumati ng salam ng normal. Ito yung utos ng Islam. Ang sabi ni Allah, فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Huwag kayong maging mainhin sa pagsasalita, o kayong mga kababaihan, sapagkat papasok sa kanyang puso ang sakit. Kumbaga, magkakaroon ng sakit yung puso ng lalaki. Ang tinutukoy na sakit dito, yung baka maakit siya sa'yo, matukso ang lalaki sa'yo, at pag-uwi ng bahay, iisipin ka na, kumbaga, i-imagine ka na ng lalaki na nakausap mo. Kaya makipag-usap sa mga lalaki ng normal. Then, kabilang sa mga special na mayroon ng babae, ito yung adamu nabato syar fil waj.
yung mga ang mga kababaihan, ang karamihan sa mga babae is alhamdulillah wala silang mga balbas, wala silang mga bigote sa kanilang mukha. Kaya nga ang lalaki dapat, ang lalaki, hayaan mo ang balbas mo na ikaw bro, no, kapatid na lalaki, hayaan mo ang balbas mo. Huwag mong ahitin ang balbas mo. Ako, simula nag-Muslim ako, ito yung balbas ko. Subhanallah, napaka-konti. Alhamdulillah. Ilang taon na ako Muslim. 16 years Muslim na ako. Ito lamang ano, yung balbas ko. 16, 17 years Muslim na ako. Ito lamang. Kaya ikaw, lalo yung mga kapatid dati taga Mindanao, huwag po kayo mag-ahit ng balbas ninyo, mga kapatid. Ako, pangarap ko magkaroon ng balbas dito. Tapos maraming tao, mashallah, maganda yung balbas. Mayroon sila, pero inaahit nila. Ang babae, alam nyo, noong araw, kahit sa mga Romans at mga Persians, hindi mga Muslim. Yung mga Romans, subhanallah, lalo na yung mga Arabs, ang lalaki na walang balbas, ang tingin nila is ano, babae. Siguro babae yun. Automatic, kapag walang balbas, babae. Kaya bro, kabilang sa mga katangian ng pagkalalaki is yung mayroong balbas. Pagkalalaki, no? Ang tinutukoy natin, pagkalalaki, hindi pagkareligyoso. Sapagkat hindi batayan ang balbas sa pagiging religyoso. Ang tinutukoy natin, pagkalalaki. At kabilang rin sa mga espesyal na mayroon ang nakatangian ng mga babae, ito ang paghinto ng pagbuntis. Minsan, ang babae kapag umabot ng 50, kaya 60, hindi na sila nabubuntis. Ano po? Hindi na sila nabubuntis. Pero sa biyaya ni Allah, ang lahat pa rin na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Ibrahim at si Zakaria, ang kanilang mga asawa ay matanda na, at hindi lamang yun, akir, ibig sabihin, hindi nanganganak. Hindi nanganganak, pero biniyayaan pa rin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biniyayaan pa rin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anak. Kaya ikaw, sister, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi minsan may mga tao na sinasabihan sila na sister, hindi ka na magkakaanak, kaya baog ka, may mga ganyan, pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Tandaan natin si Ibrahim alayhi salam at si Zakaria, matanda na, tapos yung asawa nila is akir. Wakanat imraati akira, ang kanilang asawa ay mga akir, kumbaga baog, pero matanda na, biniyayaan pa rin ng anak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua ka lamang, magdua at tumingin ng kapatawaran kay Allah. At inshallah, biyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Kung ilang anak ang gusto mo, bidnila. Huwag ka lamang mawala ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung kabilang sa mga katangian na mayroon ang babae, ito special na mayroon sa kanila, ghalabatur rahmati alayha wa quwwatul atifa. Ang babae masyadong mahabagin. Ang babae masyadong ano, atifa, kumbaga yung ma-emotion ang babae. Ma-emotion ang babae at masyadong maawain ang babae. Ito ay special na mayroon ng kababaihan na wala sa lalaki. Kaya nga, ang rahma mga kapatid, pag-usaping rahma, ang lalaki at babae nagkakaisa sa rahma. No? Ang lalaki at babae nagkakaisa sa rahma. At ang pinakamahabagin, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamawain, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang rahma o yung pagiging mahabagin ng babae is mas mabigat, mas matimbang kaysa sa lalaki. Kaya nga sa Islam, nung may lalaki na nagtanong kay Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, sabi niya, o sugo ni Allah, sinong tao ang mas karapat dapat kung pakitunguhan ng mabuti o samahan bilang pakitunguhan ng mabuti? Ang sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, ang iyong ina. Nagtanong muli ang lalaki, pagkatapos sino usugo ni Allah? Ang sabi ni Propeta Muhammad, ang iyong ina. Nagtanong muli ang lalaki, kanyang sinabi, pagkatapos sino usugo ni Allah? Ang sabi ni Propeta Muhammad, ang iyong ina. Pang-apat, sino ang susunod usugo ni Allah? Ang sabi ni Propeta Muhammad, ang iyong ama. Tatlong beses tayo maging mabuti sa ating mga ina at pagkatapos sa ating mga ama. Ang nanay mga kapatid, masyadong mahabagin. Ang babae, generally lahat na. Kaya nga kung may mag-away si lalaki at babae, sabihin natin ang babae, mabilis magbigay, magpa siya, hiwalay na tayo, tapos na. Tawag ako ng judge, hiwalay na tayo. Ang iba, punta tayo kay Tulpo tayo mag-usap. No? May mga ganun eh, halimbawa lamang.
hiwalay na tayo. Pero after ng away, kapag kumalaman na si babae, mapapansin mo ang unang magiging lalapit para makipag-ayos, kadalasan si babae. Kasi nga ang babae is mahabagin. Mag-sorry lamang si lalaki, humingi ng tawad, klas, si babae tatanggapin niya. Dahil ang babae, maawain ang babae. Masyado silang ma-emotional. Ganyan yung katangian ng babae. Kaya nga sa Islam, ito po, sa Islam, may mga babae na tumatanggap, na napakadali sa kanila yung polygamy. Ano po? Yung pag-aasawa na higit sa kanila. Tanggap nila. Ayaw, okay lang sa kanila maging pangalawa. Okay lang sa kanila yung asawa nila mag-asawa ng pangalawa, na pangatlo, pang-apat, normal lamang. Huwag lamang mawala si lalaki. Huwag lamang, ang mahalaga maging makatarungan lamang si lalaki. Ang mahalaga maging patas lamang si lalaki. Maraming babae na ganyan, mga kapatid. Napakarami nila. Pero kapag si lalaki, hindi naging makatarungan, nagsasalta ng hindi maganda, sinasamantalang kahinaan niya, nananakit na, nagsasalta ng hindi maganda, darating sa punto na ito na si babae is mawawala sa kanya yung awa sa lalaki. Kapag nawala na yung awa ni babae sa lalaki, galit na yung ibabaw, klas, tapos na. Kumbaga, dun sa ganung punto, ang babae bibigay na. Kaya sa isang relasyon, mga kapatid, sa isang relasyon, ang kapag sila, ang totoo niyan, ang babae, ano po, ang babae, nakakapagtiis yan, nakakapagtimpi. Oo, mabilis magbigay ng pasya ang babae, napag-usapan natin kanina. Mabilis siya magbigay ng pasya, mabilis magbigay ng desisyon. Masyado katangian ng babae na lagi nagmamadali. Pero kalaunan, kapag nahimasmasan si babae, klas, maging okay uli sila. Maging okay uli sila. Kaya lang kapag nawala na yung gandong katangian, yung pagiging maawain ng babae, yung pagiging maawain niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, klas, tapos na. Kaya nga ang kadalasan na yung nai-stress yung babae, na-stress yung babae, nawawala yung ganda ng babae kapag laging nalulungkot. Ang babae, mga kapatid, sabihin natin, may mga kilala kayong magandang babae. Masya Allah, makinis, maputi. Pero kapag na-stress siya, nalungkot ng sobra, klas, nawawalan kanyang ganda. Diba? Nawawalan kanyang ganda, parang tumatanda siya ng biglaan. Kaya nga ang babae, dapat ingatan, dapat alagaan siya at hindi sinasamantala ang kanilang kahinaan. Ang kanilang kahinaan. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ang sabi ni Propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa awa na mayroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang habag, naging mabuti, kumbaga naging malumanay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Ang pagiging malumanay, pagiging mainhin, ano po, yung pagiging hindi magaspang, ito ay kabilang sa mga awa. Kabilang saan? Sa mga awa. At marapat sa mga babae, mga kapatid, sa mga kalakian, huwag sinasamantala ang awa at ang habag ng mga kabayan. Kabilang rin sa mga normal na katangian na babae is yung hubuzina wa tazayun. Hubuzina wa tazayun. Sapagkat ito is binanggit din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran. Ang hubuzina, ito yung ang mga kababaihan, normal sa kanila na yung nahuhumaling sila sa pagpapaganda. Alam niyo yun? Yung pagpapaganda ng kanilang sarili. Naglalagay ng makeup, naglalagay ng lipstick. O, ano man pagpaganda, hindi ko alam yung tawag sa mga nilalagay sa muka. Pero basta pampaganda, yung mga palamuti sa muka, sabihin natin. Normal sa ano yan? Sa babae. Kaya nga sabi ni Allah, awa may yunshi'u fil hilya. Diba? Yung tao na, yung babae, o yung tao na humaling o nagustuhan yung pagpapalamuti sa kanilang muka. Ito ay halal sa babae na magpaganda. Bagkos minsan ito ay papasok sa kaibig-ibig na gawain kay Allah. Kapag ang layunin ng babae kung bakit siya nagpapaganda para sa kanyang asawa. Ang babae nagpapaganda lamang siya sa harap ng kanyang asawa. Sa harap ng kanyang asawa. Bawal sa babae na magpaganda sa harap ng mga lalaki na hindi niya kaano-ano. Ito ay pinagbabawal ng Islam. Kaya sister, magpaganda ka sa iyong asawa. Kapag harap ka sa iyong asawa, mabango, hindi yung amoy sibuyas, no? Pasintabi lamang, hindi yung amoy lutong ulam. Kailangan magpabango ka sa iyong asawa, magpaganda ka, magsuot ka ng mga damit na maayos, yung maganda sa paningin ng iyong asawa, gawin mo yan, sister.
sapagkat normal sa babae yan, ano po. At magiging haram yung pagpapaganda, paglalagay ng palamuti sa mukha kapag lalabas ka sa iyong tahanan. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinahintulot niya sa mga babae ang pagsusot ng ginto, yung silk, ano po, silk. Yung silk, ito yung sa damit. Samantalang ang silk, bawal sa mga kalalakihan. Ang ginto, bawal sa mga kalalakihan. Bakit sa babae pinahintulot ni Allah? Para magpaganda yung mga babae sa kanilang mga asawa. Sapagkat ang pagpapaganda ay normal, na ito ay espesyal sa mga kababaihan. Kapag ang lalaki nagpaganda, daawahan dapat yung lalaki na yun. Payuhan yung lalaki na yun na bawal ang pagpapaganda sa mga kalalakihan. Ang pagpapaganda ay mga, sa mga kababaihan lamang. Ang sabi ni Allah sa banal ng Quran, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. At hindi nila ilalabas ang kanilang mga kagandahan, ang kanilang mga palamuti, no? Maliban na lamang sa kanilang mga asawa. Ilalabas nila ito sa kanilang mga asawa. At yung maaaring ipakita, yung kamay. Yung kamay, normal lamang yan makita. Pero yung mukha, sa mga asawa lamang pinapakita yan. At kabilang sa mga espesyal na katangian ng babae, mga kapatid, ito yung pagbubuntis, yung pagdadala, yung buwan ng dalaw, ito yung nifas na tinatawag, yung after mga anak, may dugo na lalabas dyan, yung nifas, at yung pagpapasuso ng kanilang mga anak. At kapag ang babae buntis, kapag ang babae may buwan ng dalaw, o after mga anak, o nagpapadede, nag-iiba yung mood po nila nyan. Ano po? Sa mga kalakihan, nagbabago ang kanilang mood. Kaya sakyan lamang yung mga babae, no? Huwag magpapadala sa sinasabi ng mga babae. Kaya si brother, kung madamdamin, mabilis masaktan, talo siya. Bakit? Kasi ang babae, kapag may dalaw yan, nag-iiba yung attitude niyan, nag-iiba yung ugali niya. Kapag buntis, ganun din. Kasi nga, mahirap ang kanilang dinadala. At after mga anak, ganun din. At kapag papasuso naman sila, nabilis silang magutom, kasi yung kanilang lakas, nababawasan. Dahil kinakain ng kanilang anak o ginagatas ng kanilang anak. At marapat sa ganitong kalagayan, alagaan ng babae, aalagaan ng lalaki, kapag si babae buntis, may dalaw, yung after mga anak at nagpapasuso, alang ingatan, alagaan ni lalaki ang mga ganitong kalagayan. Si mismong si lalaki ang mag-a-adjust kapag tinataglay ng babae ang ganitong mga katangian, sapagkat ang babae, tulad ng ating sinabi, is mahina. At kabilang sa mga, ito yung pang-sampu, nakatangian na babae na espesyal na mayroon lamang sila, at tagayurat an nafsiya al arida, Allahumma staan. Ang tinutukoy rito ang pabago-bago ng ugali, pabago-bago ng desisyon, pabago-bago ng isip. Sa Pilipinas ang tawag dito may toyo. Di ba? May toyo, pero hindi ko alam bakit toyo ang tinawag. Kaya nga minsan mga kapatid, ang babae, minsan, kasama mo, okay, magkatabi kayo, kumakain kayo, okay. Mamaya-maya, ilang minuto, nagbago na yung isipan. Nagbabago na yung sinasabi. Kung ano-ano na yung attitude, nagdadabog na. Normal sa babae, mga kapatid. Normal sa babae yan. At ang isang lalaki, hindi sinasamantala ang kahinaan ng isang babae. Yajibu alaik, ayuhal akh, mura'ata halal mar'a fi hadhihi al-ahwal. Marapat sa iyo, kapatid na Muslim, na ingatan, alagaan ang babae sa mga ganitong kalagayan. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sana tayo po ay nakakuha ng aral sa ating tinalakay. Ano po? At sabi ni Mariam, ang maganda rin topic natin ngayon. Alhamdulillah. At gantipalaan naman tayo ni Allah. At i-share po natin yung video. Meron tayo ngayon 106 viewers. Yung mga nanonood sa atin ay i-share po natin ang video na ito para malaman ng ating mga kapatiran, ng ating mga kapatid na lalaki, ng ating mga, sa mga asawa po ninyo, mga kapatid. Nang sa ganun, malaman po nila kung paano pakitunguan ang babae. Ganito lamang. Wa sallallahu salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang libro natin gamit, Al-Usra fi Daw'il Quran. Ito. Ang pamilya, ibig sabihin dito kung ano, batay sa liwanag ng Quran, sa pagpapaliwanag ng Quran, na isinulat ni Sheikh Dr. Muhammad Ad-Dali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.